Good morning. Obo, para... Uy! May nagbasa. Ano kaya yung nagbasa? Ito sa gasampay, sa sala, kusina, sa sagwa. Tanay, may nagbasa, may delivery. Alam mo, baka nitong week na to may darating kaming bagahe. Magla-live na naman ako from Hawaii. Tingnan natin. Mga abang-abang kayo dyan. Mga nag-aabang, magla-live selling ako from Hawaii. Yung tsura ko. Kasi, diba, nagtuturok na naman ako. So, kailangan, aside from coffee, kailangan makakain ako ng heavy kasi magtuturok ako. So, kumain talaga ako ng kanin. Mga isang platito lang. At saka, pag-uong kunting-kunti na may lemon. Ayan, yung food namin, grab food. Nag-order kami grab food kasi hindi na ako nagluluto. Guys, iwas-iwas sa, ano, sa panlasa. Kasi pag ako nagluto, ano, marami ang mga pakain natin. Ayan. Ano na, sa din ang kagani, nag-order na yung? Fat choy. I-video ko mamaya. Ano, sa tangalian. Tingnan mo yung hair ko, guys, oh. May ano na siya, oh. May body na siya. Doon lang doon. Patay na patay to. Nabuhay siya sa doon sa ginano ni mami yung sa akin. Gin Brazilian blowout na keratin. Ewan ko anong tawag doon. Basta Brazilian blowout. Si mami yung lang na gano'n, nabuhay ang buko. At least gumagalaw-galaw na. I'm going back to ano. Yung mga ilalive ko, mga pre-love yun. Yung syempre, yung mga bago. Meron mga bago para sa amin. Pero yung pre-love ko, galing doon sa mga in-laws ko sa Hawaii kasi binibigay nila yan dati, dinodonate nila. So, parang nakita nila ako once na nag-live. Nagsimula na noon yung pinadala dito ni Pops yung mga doon sa Texas. Tapos ngayon, nag-share din sila kasi gustong-gusto nila. Nakikita nila ako, tuwa-tuwa sila sa akin pagla-live selling. So, parating na yung 3 boxes para mag-live selling ako. Hindi ko yun nahiya-iya, nag-i-enjoy ako, tuwa-tuwa ako. Tinatanong ko nga ito, oh, baka nahiya ka na gaganyan-ganyan ako. Hindi daw proud daw siya sa akin. Hindi, karere na natin. Kasi pag may bagahe lang naman, pag wala na ako dito, halimbawa makalipad na kami, hindi natin alam, 1 year, less than a year. So, ako pa rin yung magla-live siguro. Tapos sila na dito in charge, mamiyang, kasi wala silang power. Puro hiya sila. Ako yung makapal ng hiya ko. Makapal na mukha ako mag-live selling. So, wala na. Ito lang yung itsura ko. Pagkagising, baba dito. Kapadyama, ganun. Hindi ko naman inaano kung ano lang yung sa gabi. Kung ano yung mapulot ko sa locker na kabinet na pangtulog. Ganito. Pagbaba ko dito. Ayun. Mag-ano ako. Magkakape. Ngayon, iba ang lifestyle ko sa umaga kasi kakain talaga ako ng kunting kanin hanggang alas 9. Matibay pa ako, lalo na naglaba ako, naglinis ako ng CR ni Yayay, ganun. Tulong-tulong kami sa bahay, ganyan ako kami tikuloso sa bahay. Kasi ang rason ko, hindi ko na kayang bumili ulit ng bahay. Char! Binigay lang sa atin to kaya alagaan natin. Bibigyan natin ng importansya, ng halaga yung mga bagay-bagay na binibigay sa atin. Diba? Magpasalamat, grateful tayo na binibigyan tayo yun. Kaya alagaan. Kaya pagbaba ko, pagising ko, ganyan talaga. Instead na mag-treadmill ako, pinapawisan ako sa linis. Electric naman. Kung sa mga alikabok, vacuum. Ganun. Pag sa white paint na mga, yung katulad sa may hagda namin, may white yun. Wipes ang ginagamit ko. Kasi pag cloth na malumi, nagdidikit, instead na white na white, yung dumi doon sa kahit anong laba mo pa, talaga may stain, mag-ano siya. Pero pag wipes, isang wipes lang, haba-haba na nang mapunasan. Ganun, wipes. Kasi yung wipes namin, hindi lang yan sa amin pang personal. Kasama na rin yun sa mga white paint na mga tukador wipes. Yung ginaganon ko para walang maiwan na stain, diba?
something. Iba na Alawi. Kabahan ka na kay Madam Lavanah. So siguro naman may version man ko sa iba na Alawi. Si Madam Lavanah. Oh, sige na, maglalaba ako, social pa nga ako ng ano, Versace, 'di ba? Tuwing ako na maglaban ako, ang mga puti kamayen, ang mga bra kamayen. At syempre ito, pero ipalabas natin muna kasi maglavanah si Madam. Challenge Madam Lavanah. Ito na siya. Mama, start. Okay. Hi, guys. Pakita ko sa inyo, guys, kung paano ko mag-impyo. Ini nga bathroom, iyan ni Yayay Tire. So, ini o, galubog na siya, guys. Kagang ini yung mga shower area, medyo tuktuko na siya. So, what I'm doing is, atong hambal ko nga nag-mix ko, 50% sa isa ni kagarapon, ito nga ang dishwashing gel and vinegar, whatever vinegar pwede. Ang ginagamit ko is dato puti and dishwashing gel. Para sa mga ano guys, so nagkintab siya. Iano mo lang, butang nyo lang di. Iamusin na. Tapos, dire, uyatan nyo na siya. Amo na. Mabalik na siya guys ang kintab niya. Dire, okay na galubog. Yan. So, balik ang kintab niya. Noon. Kabalo ka guys. Hindi kabalo ang abo ni Ayay. Dire, so pang limpyo. Hindi ako na lang. Basta sa mga amuna ng mga bagay. Okay? Thank you! Wala pa schedule, matawag lang ang secretary. So, we are talking guys about the cleaner. As I've told you, I used the 50% dishwashing gel and 50% of vinegar, white vinegar, in my stainless shower area and the glass on Anson's shower area and works so well. But the water here, we have already the filter, the big tank filter for our inside faucets. But still, the tina baga, hindi maiwasan na may tina pa rin. So, when it, I think we have weekly wash, backwash. Si Ariana ang in charge ng backwash ng tank filter namon papasok dito sa bahay. So, bali, iba yung panggamit namin sa loob na bahay. Iba din yung hinati dito na mineral water ng water hype. We are taking almost more than 4 years already sa water hype. So, okay na kami. But ang filter, sa malaking filter, papasok dito sa loob ng bahay, sa line, kailangan i-backwash yan every week. So, meron pa rin stain. Sa, kasi ayokong makikita. Halos hindi na siya guys makita. Hindi na siya halos makita. Pero yung ring ng water, pag ina-flush mo, halos may maaninag pa rin ako. At ayoko ng ganyan. Sa totoo lang, ayoko ng ganyan. So lahat ng yung tatlong CR namin dito, ako talaga yung naglilinis. Kasi ayoko nga makita na may ring. Halos hindi mo na siya makita ha. Pero kung katulad mo ako na meticuloso sa onodoro, kitang-kita mo yung pag-flush mo, makita mo yung ring ng water, pero halos hindi mo na yan makita. Pero ako, talagang kitang-kita ko, binubusisik ko. Kaya ngayon, doon makikita nyo dito sa video ko, naglaba ako ng mga white ko doon sa banyo ni Yaya para talagang matutukan ko. So far naman, wala naman ang sa onodoro, wala kasi sunod ko na yan. Binigyan ko na siya kung paano linisin. Yung nakita ko, yung nag-rust yun, hindi naman maiiwasan yun. Kasi nga sa water, tina, yung sa shower area, at saka yung stainless
sa tubings ng from the hot water, and the hot water gauge going to the shower area, talagang meron talagang stain yan. So yun ang kinuha ko, tinutukan ko ng ano, ng yung tinimpla kong dishwashing gel at saka yung white vinegar. So ngayon pinag-uusapan namin kasi dito, bago lang to andito sa extension namin, meron akong nakikita every day yun, inaano ko yan ng pine sol at saka sun rocks, pero meron pa rin dahil nga sa water siguro na-stain siya. So pag dalawang araw lang na hindi ko yan na-brush, talagang meron nagsistain. Kaya yun pinag-usapan namin kasi meron daw yan sa Amerika ng nilalagay sa tank tapos nag-absorb, so maintain siguro nga talaga pag doon kita mo sa mga bahay nila, parang kahit hindi sila masyado nagkukudkod ng mga unoduro nila, maputi talaga, no? Dahil meron sila mga ganyan, so naghahanap siya sa online kung ano yun. So yung mga home remedy muna, yung yun nga tinimpla ko, tapos meron na naman kami nakita na baking soda at saka white vinegar, ibababad ng mga 15 minutes, subukan natin. Kasi wala ako, naubusan ako ng baking soda. Tingnan mo yung kamot ko, guys, oh, tiko na talaga, hindi na yan talaga, mano. Di dalawa silang biktima, oh, ito. Ayan. Yan, pag masipag ka talaga, maebidensya. Huwag mo yan ikahiya, kasi dyan makikita yung kasipagan mo. Naka-manicure yan, pero ako lang yung nagmamanicure kasi hindi na nga kami pumunta ng salon. Okay na yun. Kaya yan, mga tips yan sa paglinis ng bahay na kung wala kang stocks, doon mo kukunin. I-google mo. Huwag ka bili ng bili kasi mahal. Chuk!